Hello po muli mga ka-classmate. So pagpapatuloy po natin ang ating pulse diagnosis. Ito, punta na po tayo sa Soggy pulse. Review po natin uli. Ang Soggy pulse ay maaari po siyang weak, floating, soft, or siya yung rumay. So babalikan po natin yung 7 superficial pulses. Ito yung superficial, drum skin, hollow, empty, flooding, soggy, and scattered. So, dito po tayo sa soggy pulse. Oh my. Some sources term this pulse soft. So, tinatawag daw po itong soft. So, yung image po niya ay dinidescribe ni Huang Din Ni Ching Suwen as being like a piece of silk thread lying on the surface of water. So, this description is very apt. The pulse will be felt superficially. So, it is without strength kasi nga silky, napakaliit. And feels narrow when rolling the tip of the fingers back and forth. The pulse will disappear when you press your fingers tip downwards. So, yung soggy pulse ay felt when there is chi deficiency and blood deficiency. And when there is dampness. So, yung pusagi po yung mararamdaman na, no? The dampness will smoother the pulse as it is wrapped in cotton wool. The chi deficiency and blood deficiency will mean the pulse does not have the strength to be heard through the dampness. So, yung pattern of imbalance ng soggy pulse, pag meron pong dampness, soggy ang mararamdaman. Pag may chi deficiency at blood deficiency. So, yun. Pag na-combine po ito, typical combination, soggy at saka rapid ang naramdaman nyo, syempre yung rapid heat yun. So, soggy, damp heat. Soggy and slow, damp cool. So, basta tandaan po natin na soggy, mayroon po yung dampness. Ang pulse description, the soggy also called weak floating, pulse, can only be felt at the superficial level. So, it is relatively floating, but weak and soft. Like wet cotton wool or wet bread. It disappears when a stronger pressure is applied. In Chinese, it's called ru, which means sudden. Sudden, but also ruan, which means soft. Ayun po ano, napakanipis. So, the pulse is superficial, thin, and forceless. It is when it pressed. If pressed, it becomes weaker and weaker. Pag dininan mo, yun, mawawala na po siya. Kasi parang strand lang siya ng cotton daw na nakalutang sa tubig. Adi, madali siyang mawala. So, mararamdaman po natin very thin. Yung thin, pag doon sa fingers ninyo, halos konting-konting nararamdaman. Like a bubble, it bursts when pressure is slightly increased. So, yun po yung soggy pulse, madaling mawala. Superficial, thin, forceless. Nasa ibabaw nararamdaman, napakanipis at wala itong lakas. So, ang description pa dito, weak, floating, soft. Ayun po, yung pulse image. Yan, soggy. Pulse quality, forceless, thin, superficial. So, ito din po yung sign ng ano, yung mga delikadong situation din ng pasyente ano, pag may soggy pulse. So, ayan po. Soggy pulse, nagsasabi po ito ng chronic, matagal ng deficient yung katawan at may retention ng damp. So, relatively common pulse quality in chronic condition with dampness. Halimbawa po yung may mga post-viral fatigue syndrome. The soggy pulse also indicates stomach chi deficiency. Yung common condition presenting with the soggy pulse are digestive disorders. So, yung may mga problema po sa one, so spleen, sa right ano, right position. Kandun yung may mga chronic fatigue syndrome, yung may mga asthma, nocturnal emission, at saka mga diarrhea. Soggy pulse po yung mararamdaman natin. So, lagi po nating tandaan, pag soggy pulse, ito po yung summary. So, chronic chi deficiency po ito with dampness. So, ang pathogenesis po niya, dampness depresses the
vessels. Chain blood cannot easily flow. Okay, imagine po ninyo, ano, dahil dun sa dampness, nagkakaroon ng problema yung vessel, ano, nadidepress. So, hindi makakadaan ng maayos yung ating chi, yung blood. So, the pulse is thin and soft. So, yung deficiency syndrome, yung yang po ng ating body loses its root when chi, yin, or blood are deficient. So, if the pulse disappear when fresh, the yang expiring. Nawawala. Wala na. Wala ng lakas. Sorry, Mark. If this pulse is present sa mga bata pa or strong patient, ang prognosis ay hindi po maganda. Yun. Meron po siyang excessive disease with deficient pulses. So, do not suggest a good prognosis. Naalala po ninyo, sinasabi ko, pag may soggy pulse po kayong naramdaman sa inyong pasyente, refer to doctor po ito. I-refer po nyo kasi talagang yung disease po niya ay kailangan ng ano, kailangan pong tingnan din ng doktor. Hindi lang tayong hindi lang po tayong acupuncturist ang dapat tumingin. Combination po ito. May combination ay indicate severe sprinting deficiency with chronic retention of dampness. Pag mga chronic kasi mga matatagal na. Soggy choppy indicates exhaustion of blood. Yan. Soggy floating denotes deficiency of defensive chi. Yan. Wala na siyang panlaban pag soggy floating na. Soggy wiry, syempre pag wiry, lagi pong tandaan natin, pag wiry, involved po dyan ang liver organ. So, dampness with liver chi stagnation. Pag soggy rapid po, tandaan natin, laging nag-indicates ng heat. So, damp heat. Kasi yung soggy, ano po yan lagi ng sign of damp. Ay po. So, ayan po. Differentiation of similar pulses. Yung empty pulses feel soft but relatively big. Ayan po yung unang drawing natin. Floating. Where the soggy pulse is thinner, mas maliit, mas manipis, mas mahina. Yung lambot po nito, ibig sabihin, hindi lumalaban yung pintig sa inyong kamay. Tsaka hindi mo siya masyadong maramdaman sa ibabaw. Medyo din mo ng konti. Yan po yung empty. Soggy. Yung soggy. Pag yung empty, mas sa ibabaw nararamdaman siya eh. Okay. So, the pulse shape po ay wide. Ayun po ano. So, nalalaman natin kung wide. Pag diniin mo, i-roll mo yung kamay mo, paikot mo ng konti. Sa mga gilid ng fingers mo, mararamdaman mo siya. Pero walang lakas, hindi lumalaban yung pintig sa iyong fingers. So yan po ang ibig sabihin ng without strength or forceless. So, yan po ay sa three position. Either light or heavy pressure. There is sense of emptiness in this pulse. Yan yung deficient pulse po ano. So wide, forceless, and slack. Empty vacuous. Yan po yung deficient pulse. So, pulse image, ulit, balikan natin. Nararamdaman mo po sa tatlong level, pero napakahina. Pag pinirol mo yung fingers mo, mararamdaman mo dun sa mga gilid. Pero hindi siya lumalaban. Kaya ganun po siya. So, na-imagine na natin kung paano po yun. Yung so, nagsasabi po ito ng pag deficiency syndrome, floating deficient, so chi deficiency po yun. Submerged deficient, internal deficiency. Choppy deficient, blood deficiency. Rapid deficient, yin deficiency. Pag slow deficient, yang deficiency. So, ang pathogenesis po nito, if yang and chi are deficient, the pulse will be forceless. Kasi yung yang, di ba, yung nga yung nagtutulak sa dugo para gumalaw, mag-move. So, if yin and blood are deficient, the vessel will not fill up. Hindi na pupuno yung ating mga vessel. So, any deficiency, yin, yang, chi, blood, may lead to deficient pulse. So, remarks po, the deficient pulse may be at any position or depth. So, pwede mong maramdaman
kahit saang posisyon ng organ at sa lalim. It may also be rapid or slow. Pwede bumilis or bumagal. The deficient pulse is also a group of pulses. These pulses beat without strength. Nagbibit siya pero walang lakas, hindi lumalabas sa iyong fingers and indicate deficiency condition. So, lagi pong tandaan, pag weak, without strength, deficiency condition. Example po dito, yung mga natalakay na natin na frail, soggy, and faint pulses. So, yung po yung deficient pulse and its indication. Balikan po natin uli yung weak. Ang weak pulse ay soft and can felt only at the deep level. Sa ilalim, yung soggy, soft din to pero sa superficial level. Yung pagkakaiba po nila, no, yung weak, mas na diinan mo para maramdaman mo. Yung soggy, nasa ibabaw lang, di ka nadidiin. Nasa ibabaw, pag diniinan mo yung soggy, nawawala yan sa ilalim. Ano po yung pagkakaiba nila? Balikan uli natin ang frail pulse. Ang frail pulse naman ay forceless. So, wala din po siyang lakas. Nasa ilalim yung mararamdaman. Ang pagkakaiba lang nito ay sobrang nipis. So, yon. Nararamdaman sa deep level pressing. Pag pinressure mo, mawawala na siya. The pulse is lost. So, deep, thin, and forceless. So, weak po siya. Yun ang frail pulse. Ito yung image. Balikan uli natin. Pag dininan mo, sa ilalim mo mararamdaman, pero habang dinidinan mo, nawawala. Mawawala siya. Pag inikot mo yung kamay mo, yung fingers pala, sa gitna mo lang yan mararamdaman ng fingers mo. Sa mga gilid, wala. Okay, yung depth, nasa ilalim. Kailangan mong diinan para maramdaman. Then, mawawala na. Yun po ang frail pulse. So, ang indication po nito, yin-yang, qi or blood deficiency syndrome. Ang frail pulse po ay sign ng qi and blood deficiency. The qi and blood are too weak to fill up and drive the pulse. So, it is a sign of decline. So, if the pulse sensation is lost at the superficial levels, this indicates that yang is in decline. If heavy pressure causes the pulse to be lost, indicates po yun ang exhaustion of yin. Ibig sabihin, pag diinan mo, ay lalo nang hindi mo naramdaman yung pulso, exhaustion of yin ay po yun. Ubus na halos yung yin ng iyong katawan. Yung mula sa normal level, eh, ang baba-baba na. Kaya, ito po yung nangyayari sa biomedicine na explanation. Pag merong severe vomiting, tapos yun nga, yung sobrang namamawis, tapos may mga blood loss. Yan, yun po yung makakapan natin ang frail pulse. Clinical significance sa bawat position. According to Lee C. Shen, yung front position po ay decline of yang qi with incessant sweating. So, pag sa middle position po ay deficiency of central qi. Alam naman natin yung central qi natin. Ano pa yung mga organ dyan yung liver and spleen. Rear position po, injury of essence and blood. Deficient cold sa lower burner. So, involved po dyan yung kidney and urinary bladder. To bring about an improvement, warm and tonify the true yin. So, kailangan pong pwede po yan, imoksa. Or may ganun tayong nakapangpulso. Para lumakas ang yin. Thank you po for your attention.